Sa iba yung dagat, bilang ng nasawi sa pag-uo ng lupa sa Colombia, umakyat na sa 14 at hindi bababa sa 50 balyena. Namatay matapos ma-stranded sa isang beach sa Scotland. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Umakyat pa sa 14 ang bilang ng mga nasawi sa nangyaring landslide sa Colombia. Sa report ng Civil Defense ng Colombia, 2 sa mga nasawi ay pawang mga bata. Patuloy naman ang ginagawang rescue operation sa bayan ng Ketame kung saan maraming mga bahay ang natabunan. Hindi rin madaanan ang ilang kalsada matapos matabunan ng makapal na putik. Muli nagpalipad ng 2 ballistic missiles ang North Korea. Ayon sa Defense Ministry ng Japan, isa sa mga missile ay bumagsak sa labas ng kanilang exclusive economic zone. Nangyari ang insidente 1 linggo matapos ang unang testing ng NOCOR sa kanilang wasong 18 intercontinental ballistic missile. Dahil dito, naghain na ng diplomatic protest ang Japan laban sa North Korea. Muling nakaranas ng heat wave o matinding init ng panahon ang France. Ayon sa European Space Agency, naglalaro sa 40 degrees hanggang 45 degrees Celsius ang temperatura sa Europa. Nararanasan din ang init ng panahon sa Spain, sa Greece at sa Italy. Sa Spain, tumaas ang temperatura dahil sa nangyaring wildfire sa La Palma Island sa kasalukuyan. Sa Greece, namahagi ng tubig ang Red Cross sa mga turista, habang sa Italy, naligo na lang sa beach ang mga residente para maibsan ang maalinsangang panahon. Sa Scotland naman, hindi bababa sa 50 balyena ang namatay matapos ma-stranded sa isang beach. Ito na ang pinakamalaking naitalang mass stranding sa Scotland sa loob ng ilang dekada. Sinubukan ng mga otoridad na i-refloat ang higit 12 buhay na balyena, ngunit bigo sila na mailigtas ang mga ito. Sa kabuuan, umabot sa 55 pilot whales ang namatay sa mass stranding. Joy Salamatin para sa Bayan.